Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang mali at sino nga ba ang mali? Kung ano to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago natin sa subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Nicole Budol tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman nawindang ng bonggang-bongga sa nailabas na photos ni Nicole Budol na talaga naman masasabi natin pinag-usapan ng lahat, di ba? Actually, itong bagong photoshoot nito na with Afro Hair ay nakita ko na to noong press presentation ng Binibining Pilipinas. After press presentation nila, inilabas to. Yung una kong nakita yan, actually hindi ko kinuha yan at hindi ko pinost doon sa sa Facebook ko. Dahil syempre, isa akong Black American. So yon. So nakakaloka. Pero kasi hindi naman ako ganun ka-sensitive. Pero nandoon yung parang sabi ko, nung una naisip ko, sabi ko, nako, mukhang madadali dito si Nicole. At hindi nga ako nagkamali, nadali nga siya ng bonggang-bongga. Pangalawa, nagandahan ako sa photos. Kasi inisip ko, it's a photo shoot, it's a passion. So, ang ganda talaga, to the highest level yung photos niyang to. Ibang Nicole Budol ang nakita ko dito. Ang sabi ko nga, gusto talaga nilang magpapansin. Gusto nilang mag-grand talaga. So, yun. So, hindi nga nagkamali. Ngayon, grand na grand ang dating ni Nicole Budol dito. So yun. So bakit nga ba siya binabatikos talaga? Siyempre kasi dahil doon sa cultural appreciation, medyo parang nakaka-open kasi sa iba, lalo na sa mga or Black people, etong statement na inilabas ni Nicole Budol na bago niyang photoshoot. So medyo parang, alam mo yon, sensitive kasi yung mga Black people pagdating sa mga ganito. Gawa nga sa mga nangyari noong unang-unang pang panahon. Kumbaga parang sana to respect. Pero to be honest guys, in another side, kung iisipin mo, it's about passion kasi ang ganda talaga ng kuha niya dito. At parang feeling ko naman wala namang masamang motibo. So ako siguro mas maiintindihan ko kung halimbawa magre-react talaga ako ng bonggang-bongga kung ito ay ginamit para against doon sa mga Black people. So doon talaga magre-react ako ng bonggang-bongga because I'm a one of the Black, di ba? So yun. So pero hindi naman. Dapat meron kasi pinaglalagyan din ng tamang lugar yung pagiging sensitive natin. Halimbawa, siguro kung ayun nga, kung ginagamit siya against doon sa mga Black people. Pangalawa, kung isipin din natin kung saan ba nila ginamit to, kung ano ba talaga ang pinapahayag ng photos nila dito. Ito ba ay offensive ba talaga sa atin or hindi? Dapat ganun eh. Kaso hindi, kasi kung lagi tayo magiging sensitive, di parang sinabi na natin na bawal kayo magpa-photos ng Afro Hair. O, di ba? So, parang nasaan na yung freedom na tinatawag natin. So, parang bawat isa sa atin, meron tayong freedom at karapatan natin gawin kung ano yung gusto natin as long wala kang natatapakan. So, hindi naman ibig sabihin na kapag nagpa-afro photos ka, ay may tinapakan ka ng ibang tao. Just styling. Kaya lang sana maintindihan din ng bawat isa na hindi sa lahat ng oras ay ina-accepto. Kasi nga, may mga tao talaga na sobrang sensitive. So, yon. So, hindi siya bawal. Kaya lang, think about it. So, ngayon dito sa team ni Nicole Budol, ang sinasabi nila, wala naman daw silang nilalabag, wala naman silang ginagawang mali. Totoo naman. In fairness doon sa team, wala naman talaga silang ginagawang mali. Pero sana, kung mayroon pa silang ibang concept na mas maganda, sana yun na lang yung ipinush nila kesa ganito. Kasi alam naman natin na pag-uusapan to ng bonggang-bongga. So ngayon, iniisip ko tuloy isa ba tong paraan nila para lalong mapag-usapan at maging maingay sila. So yun, ganun yung iniisip ko.
Kahit nung unang-unang nakita ko yung photo, sabi ko, ay medyo gusto nilang gumawa ng ingay. So, eto na nga, ganito na nga yung nangyari. Pumutok na nga yung mga ingay. At syempre, isa na dyan sa nag-react si Suverin. So, hindi naman natin maiiwasan na mag-react yan si Suverin kasi alam naman natin na sobrang sensitive din talaga siya sa mga ganitong bagay. So, try to understand her. So, yon. So, ako kasi, okay lang ako. As, kasi naiintindihan ko na ito ay para sa ganitihan ko kung saan para to. At so, kung ito ba ay para sa ganito, ay ito pa para sa ganyan. Pero sana, ang bawat team na gagamit ng ganito, think about it first. Kasi medyo sensitive talaga tong mga ganitong photos, lalo na sa mga black people. So, naiintindihan ko yung side ni Suverin, naiintindihan ko rin yung side ng team ni Nicole Budol. So, yon. So, makaka-apekto ba to sa laban ni Nicole Budol? I don't think so na makaka-apekto to. Hindi naman siguro kasi naglabas naman sila ng statement na wala naman silang ginagawang masama or wala naman silang pinatapakan na tao. Pero siguro mas maganda pa rin kung maglabas sila ng public apology tuwing sa mga para sa mga taong black people na alam mo yon, yung parang maiwasan na lang din yung kung ano man yung kasamaan ng loob at yung alitan kasi talagang hindi talaga to pupwede sa totoo lang. So yon, so medyo naiintindihan ko yung another part pero kasi syempre kung pagiging sensitibo ang iisipin natin, syempre mao-open ako. Pero kung ang iisipin natin ay alam naman natin na passion statement to, alam ko naman na parang gusto niya mag-styling ng ganito at gusto niya magpasabog ng bonggang-bongga, walang problema sa akin. It's okay for me. Pero kasi syempre, isipin din nila, hindi lahat ng tao i-accept to, diba? So, yon. So, ayun. Sana maayos to at hindi na magkaroon ng ano pang makaka-apekto sa bawat isa. Kasi tulad ng kay Miss San Pablo ni Paul, hindi naman siya totoong black people, pero parang ginagamit niya yung mga black people to para mapansin siya sa pageant. So, ako, para sa akin, gusto niya ng ganun eh. So, para sa akin, promoting pa nga yun eh. So, yun. Kasi ako, isa rin ako sa mga nakaranas talaga ng discrimination. Totoo yun, guys. At isa din ako sa mga nanliit sa sarili ko nung kabataan ko. Kasi dahil sa kulay ko, sa kulot na buhok ko, tapos yung sobrang itim ko. So, ganun. But, yung lumalaki na ako, mas parang naging open-minded ako na hindi tayo masyado kailangan magpaka-sensitive sa mga ganitong bagay kasi ang ano doon, ang the best pa rin kung ano yung performance na ginagawa mo sa buhay mo. Kumbaga, paano ka ba nakikihalubilo, paano ka ba nakikisama. So, ako, para sa akin, lahat naman ng taong kinaharap ko, so, tanggap naman nila ako at mahal naman nila ako. So, parang doon sa part na yon, it's about individuality pa rin at the end of the story kung paano ka nakikihalubilo sa ibang tao. And then, ngayon, generation na to, medyo parang yung iba ina-accept na, yung iba hindi pa din. Pero, yun nga. So, para maiwasan na lang yung mga ganitong bagay, wag na lang natin gawin para wala tayong natatapakan. Lalo na sa mga stylish na gustong gayahin ng mga black people, wag na lang po. Kasi at the end of the story, para din may tinatapakan kayo, either na kahit wala, so ang lalabas dyan, ay mayroong kayong nasasagasaan na tao or kultura na nakaka-apekto sa kanila. So, yon. So, mas maganda maging maayos na lang ang lahat at sana maintindihan natin na minsan ang mga bagay dito sa mundo ay hindi lahat ay pwede mong i-push kasi isipin mo yung another person na mau-open, diba? So, yon. So, ako, hindi bawal gumamit ng afro hair as long ano, kasi parang, ano yun eh, as long ginagamit mo siya sa tama. So, hindi naman bawal gumamit ng afro hair. Bakit naman? So, walang mali. Ang mali doon siguro yung ano. Ang mali lang siguro doon. Mabilis tayo mag-react. Tapos, kanya-kanyang opinion. Sana next time, maging careful na lang tayo sa mga ideas, sa mga ilalabas nating statement, and then sa mga ipinapahayag natin kasi may mga tao na na-open sa ginagawa natin. So, siguro ano lang, nandoon lang tayo sa maging aware tayo na may ibang tao din. Hindi lang tayo. Kumbaga, maging maingat lang tayo doon siguro. Kasi, syempre, katulad niyan, hindi okay sa kanila talaga yung mga ganitong photoshoot, hindi okay sa kanila yung mga ganitong ginagawa. Pero siguro kapag ako nag-photoshoot noon, siguro walang magagalit kasi
I'm a one of them. Di ba? So, yon. So, ganun lang talaga. Laban lang, Nicole. And then, I think, move on. Kasi, wala naman na tayong magagawa. Nailabas na yan. At, ayun nga. So, napag-usapan na. So, hindi ko alam kung ito ay pasabog talaga nila for the Miss Grand. O, di ba? So, yon. So, ang akin lang sana, next time, wag na lang maulit para maiwasan yung mga ganitong bagay na makakaapekto sa laban niya. So, etong bagay na to, hindi ko naman dito makakaapekto sa laban niya sa binibining Pilipinas. So, keep going and still fighting. So, kasi importante yon. So, yon. So, guys, ano ba guys ang tingin ninyo? Bawal ba talaga ang magsuot ng Afro hair? And then tingin ninyo, kasi parang wala ng freedom, no? Parang kailangan ay ganito, kailangan ganyan. So yun, nakakaloka lang. So ako, tingnan nyo ako, kalbo. O, di ba? Maingat na lang. So kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? Ano bang mali dito sa inilabas ni Nicole Budol? And ano bang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion nyo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang supportang binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, don't forget to click like and subscribe my channel. So yun guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!